Kamusta mga kabibo? Nandito na naman tayo sa panibagong episode ng The Bibo Project. And may isang topic tayong pag-uusapan sa puntong ito. At talagang sensitive, no? Mm-hmm. Kasi nagnahati ang opinion ng mga Pilipino, ng mga netizens patungkol dito. At ito yung tinatawag nating dapat nga ba o obligasyon nga ba ng mga anak na suportahan o kalingain o magbalik sa kanilang mga magulang. Ngayon, mayroong ibang mga netizen, mga Pilipino, sinasabi na hindi obligasyon, no, ng mga anak ang buhayin o kalingain ng mga magulang afterwards or pagka sila ay matanda na. Mayroong iba din naman na they think otherwise, no? Eh, kayo po, ano po ang masasabi ninyo patungkol dito? Siguro simulan natin kaya Coach Arman. Bilang ang Pilipino, naging kaugalian natin o naging values natin na laging lumilingon sa pinanggalingan. Uh-huh. Kaya nga tayo may kasabihan na ang hindi lumingon sa pinanggalingan, uh-huh, hindi makararating sa paroroon. Uh-huh. Kailangan po bilang bahagi na ng kaugalian ng Pilipino, ang laging tumatalo ng utang loob o gratitude. Lalo na kung sino yung dahilan kung bakit tayo ngayon ay isang tao, tayo ngayon ay isang, kung ano man tayo ngayon, ay matatawag natin, utang natin sa kanila. Mm-hmm. At yun ang mga magulang. Opo, I see. Thank you po, Coach Arman. But what about you, Brother Joey? Well, ako bilang isang anak, no, agree ako, Coach, na if dumating yung time na kailanganin ako ng parents ko, I need to be there. Kumbaga, susuportahan ko sila. Kakalingain ko sila if kailangan nila. And ako naman, as a parent, nire-ready ko yung sarili ko na maaaring hindi balik sa akin ang anak ko yan. So, I will accept parang ganun yung understanding ko sa ganyang bagay. No? Ako as anak, ready ako for them. But as a parent, I need to be ready kung ano yung magiging decision ng anak ko. Kasi later on, magkaka-family yan eh. Mm-hmm. Kaya nga, kung makapansin natin, no, yung mga magulang natin, yung mga panahon ngayon na, kumbaga, dahil may time pa sila, parang tine-treasure, pag nung bata pa tayo, tine-treasure nila yung time na nakakasama pa nila, tayo. Kasi eventually, pag magka-pamilya na, matagal eh, bago kayo magkita uli eh. Kasi may mga sarili na kayong pamilya. Correct. So, yun, pinaghahandaan ko yun. Mm-hmm. So ikaw, palagay mo, two-way siya eh. You develop your own beliefs. Yes. May sarili kang paniniwala, kahit naman si Coach Arman. And at the same time, you cannot impose that particular belief to your child or to whoever you help. Diba? Parang, okay, what about you? Anong stand mo for that? With regards to that, I agree to both of you. Kasi yung sinasabi nga natin na the reason why you are here in this planet is because of them. And ako naman, from my experience, hindi naman ako pinabayaan, kagaya ninyo, hindi rin ako pinabayaan ng parents ko. Maybe hindi nila naibigay yung tinatawag natin kung ano yung hinahanap mo. Like sabihin natin, yung kumbaga yung nakikita mo sa mga kasama mo. But they made sure that you are, number one, you are safe. You are well-fed. You are sheltered. So yun, palagay ko, that is something that they gave us, all of us, out of their love. That is their basically their basis. And as a human being, it's automatic, or it is our human nature, to return that particular love that they gave us. Lalo-lalo na mga magulang natin ito. Pero sa akin kasi hindi naman kailangan na i-impose nila na tulungan. Kasi sa atin, I think pareho tayo ng pinagdadaanan at paniniwala. Makita natin sila na maayos, malusog, no? And protected, and okay. Kung paano yung naramdaman natin nung tayo ay bata, no? It is something that we also wanted to give in return. However, may mga pagkakataon that are beyond our control. Halimbawa, sabihin natin, yung finances mo, sakto lang. No?
or you are in the phase of your life na hindi ka makakatulong absolute, no? Siyempre, what you are going to give is only according to your capacity, no? Mm-hmm. And I think some of the parents say that. Kaso nga lang, may nakikita din ako, may kilala akong parents na they are pressuring their child. Mm-hmm. And I think that is an old mentality, mm-hmm, or practice. Siguro yun naman yung idinudulog natin o yung pinapakikusap natin dun sa mga parents who are expecting that give your child the benefit of the doubt and also the chance to develop themselves first. Because once they do, eh, sigurado naman, magbabalik at magbabalik dun sa'yo. Hindi dahil sinabi mo, kundi maaalala nila yung pagmamahal na itinanim mo, no? Yun nga lang, syempre, because life happens, palagi ko nga nakikita tong meme na to eh. Ang sabi, sana maging successful ako bago mawala ang mga magulang ko. Mm-hmm. No? Kasi syempre, pagka wala na sila, sino pa ang bibigyan mo ng parang treat, something like that, no? So, ang the basic idea that I have here is we can give back, no, based on our capacity, and it's not bad, no. Mm-hmm. And it is kagaya nga sinabi ni Coach Armand, ito yung kultura na kinagisnan natin, mm-hmm, no, at napakasarap ng feeling if ever we are giving back to them, mm-hmm, based on what we can, based on the capacity. Ika nga eh, yung bukal sa kalooban natin. Si Lord nga eh, mm-hmm, hindi tayo pinipwersa na ibigay. Di ba, nakita natin yung problema doon sa dalawang alay ni Cain tsaka ni Abel. Mm-hmm. Si Cain, sabi niya, bakit ganun? Sa akin, magandang klase yung binigay ko. Dapat ito problema, no? Kaya mas tinanggap niya yung kay Abel, kasi si Abel, kahit na simple lang yung bigay niya, out of the goodness, mm-hmm, of his heart. Yeah. Si Cain, meron siyang tinatawag na ulterior motive. Mm-hmm. Oo, yun. Ikaw, Coach, ano po ang masasabi niyo po patungkol dun sa idea na may mga parents talaga pinapwersa pa rin talaga nila yung kanilang mga anak na makapagbigay? Kung ako, kung opinion nyo, ang hiling ang tatanungin, para sa akin, hindi ta. Hindi. Kasi matapwersa. Meron na ako, based on experience, may pamangkin ako na ganyan ang ugali. Mm-hmm. Talagang ganun talaga. Mm-hmm. Dapat bibigyan mo ako ng 6,000 every sweldo mo. Sabi ko, paano yung kapag mas maliit ang sweldo? Siyempre, una-una, anak mo yan, may sariling pangangailangan yan. Correct. Tapos kapatid niya, nagbibigay pa rin. Mm-hmm. Napakahirap ng sa parte ng nagtatrabaho. Parang meron kang quota every month. Dapat ganito ang ibigay tapos, mo. Tapos, mm-hmm, nagagamit sa pagsusugal. Ah, yun. Medyo hindi na tama yung gano'n. No? Mm-hmm. And that story is not... Oo. At saka hindi siya, ano, hindi siya isolated case. Maraming ganyan, no? Na akala mo, but sana ako sa welfare nila. Problema ko, halimbawa, bisyo. Ginagamit sa sumunod. Oo, kaya naman sa ibang bagay na alam naman natin na hindi para doon sa magulang. Yeah, exactly, no? Kaya kanina yung sinabi ko, no? I understand yung parang mag-give back ako, but then for my son naman, I don't care kung babalik na sa akin yung ginawa. Kasi bakit ako nagtatrabaho ngayon? Diba, to ensure na yung anak ko is maganda yung future. Mm-hmm. Para pag dumating yung time na magkakapamilya siya, ready, mm-hmm, siya, right, to handle yung situation niya. So, I don't expect na, well, bonus na lang kung alagaan ako or what. No? Pero, kaya palagay mo, dapat tayo, pag tumanda tayo, dapat ready rin talaga tayo na meron tayong stability. Yes, and retirement fund. Kailangan, habang pinapalaki mo yung anak mo, you show them na dapat paglaki mo, huwag mong pabayaan. Siyempre, pag matanda na kami, hindi na lang tayo magtrabaho. So, sinasabi mo pa rin yun. It's like a moral values kasi na dapat. Uh-huh. Bata pa lang sila, alam na nila. Uh-huh. Na, ano, pero to the extent na ipupush or ipre-pressure mo sila na, oh,
kailangan bigyan mo kayo every month ganito pag nagsasalita. Ano, yun iba yun. Nagulat ako. Nagulat ka. Yun iba yun. Iba yun. I think mahirap talaga. Lalo na kung halimbawa dumating sa point na yung anak mo ay sabihin natin, syempre adult na yun eh. Hmm. And these are not just child problems but adult problems na tinatawag nga, di ba? Oo, yes. Tapos pupuyal sa iyo mo. But it can happen kasi depende sa tao yan. Kahit na anak mo yan or magulang mo yan, iba rin sila mag-isip. So, mangyayari at mangyayari yung mga ganung bagay. So, better yet, habang bata pa lang, natuturo mo na yung mga ganung bagay. Para paglaki nila, ito yung values na binigay sa akin ng parents. Ng parents ko na magmahal, tumulong, yes. In something, no? Mm. Pero anong tawag dito? Ang tanong ko na I would like to ask your ideas about this. Dapat ba ang pagtulong ay absolute o walang hangganan? O dapat po ba ang pagtulong ay meron po hangganan? Ano po sa palagay? Ano po ang idea niyo po patungkol dito? Ako sa akin, even our parents, no? Na-mention mo kanina, maaaring hindi naman nila nabigay lahat ng gusto mo no? na mga bagay or kung ano yung mga nangyari sa'yo before. Kasi yun lang yung kaya nila. Mm. So same thing tayo as bilang anak. Magbibigay tayo sa kanila kung ano lang yung kaya natin. Okay. So I think this, ano yan eh, two-way yan eh. Mm. So, nung tayo yung anak, nung sila yung nasa kalagayan natin, di ba? Mm. Kung ano ba yung kakayanan talaga. Kasi iba yung naman talaga tayo ng kakayanan. Like, magkakapatid. A parent should understand, lalo na pag may sariling pamilya na yung anak niya. Exactly. Ang pamilya mo na yung priority mo. Oo, totoo yun. Hindi na sila. So, a parent should understand that exactly. Kind of situation. Mm-hmm. Ayun. Thank you, Brother Joey. What about you, Coach Arman? Ikaw ba, dapat ba is bilang anak ay all out ka sa pagtulong mo sa mga magulang mo? Lalo na pagka may pamilya ka na. Mm-hmm. By definition, kasi kumbaga parang titingnan ko lang sa perspektibo ka, nag-iiba ang definition ng family, family member. Correct. Kapag nag-aasawa na. Mm-hmm. Kapag wala kang asawang immediate family member mo, yung single mong kapatid, yung magulang mo, yun ang immediate. Mm-hmm. Pag nag-asawa ka na immediate family member mo, anak, asawa, saka magulang. Nagustuhan ko yung sinabi mo, yung single mong kapatid. Mm-hmm. So, dapat sa palagay mo, may regulation din ang pagulang. May regulation at huwag gawing obligatory. Kasi, may minsan kasi ginagawang obligasyon eh. Dapat bigyan mo ako ng ganito, dapat bigyan mo ako ng ganito. Diba? Mahirap yung gano'n. At saka, mahirap din, nakakalungkot din minsan. Sa kultura ng Pilipino, may napapansin ako, i-correct me if I'm wrong, na minsan ang anak ginagawa ang investment. Investment and retirement plan. Retirement plan. Yung may sinasabi ba na, kailangan pagka nakatapos ka, tutulungan mo kami ha, parang gano'n. Pag nakatapos ka, yung anak mo, yung kapatid mo, kawawa naman. Meron pa sinasabi, baka ikaw na yung magpapayaman sa atin. Ito na pag-asa ko, itong anak ko. Or ito pa, hindi mo papayaman, pasabihin natin eh, may consideration eh. Ma'am, aahon sa hirap. Mag-aahon sa kahirapan. Kung baga parang, anong tawag dito eh, security. Parang gano'n. So pressured na kaagad. Exactly. Yun yung nararamdaman. Pressured na kaagad. So ikaw, na parang, sabihin na natin, may mga pangarap ka as an individual. Naniniwala ako na bilang Pilipino, at ito ay, sabi mo mga coach kanina, sa kultura natin, dinadamay natin o sinasaba natin yung ating mga magulang at yung mga kapatid natin. Sino bang hindi? Sino bang ayaw? Pero ang problema kasi is this, no? Na tayo ay may tinatawag nating absolute kakayahan na may hangganan. No? Ngayon, ang problema natin, pag anong mawasabihin natin, nabot mo na yung hangganan mo, na limit mo, hindi mo naman po pwedeng i-extend na. No? So, definitely, that is one thing na dapat din maisaisip natin. But yeah. Tradition is always there. No? Yun yung tinatawag natin, baka po pwede natin i-modify ng konti yung tradition. Mm-hmm. Pero kasi feeling ko yung tradition naman tama eh. Yung kultura naman tama eh. Mm-hmm. Ang problema, may ilang mga tao na kung saan ang nangyayari is medyo parang nagiging over na. Sobra. And it's not good. That's the
That's the thing. Ika nga, no? Ayun po. Pero, ano kayo may masasabi natin, may advice natin dun sa mga magulang na may ganung mentality, no? Siguro simulan natin kay Coach Sir. Ako kasi, puro ang pasensya na ko yung karaming perspektibo ko sa akin. Kasi dito lumalabas kasi ito yung mga problema sa family. Halimbawa, yung dating estudyante natin sa isang kilalang premier exclusive for girls. Diba? Mm-hmm. Kaya bata doon sabi, Mama, pinagbigyan na kita. Ayoko mag-nursing, pero nag-nursing ko dahil sa'yo. Oo, oh, grabe yun. No? Diba? Ngayon ako naman masusunod. Diba? Napakaganda naman. No? Nakita mo doon sa instance na yun yung love of that child for her parents. Sinunod. Kahit ayaw niya mag-nursing, nag-nursing siya dahil nasa... Siguro sa for practical reasons na ayaw yung gusto mo kasing kurso, walang pera dyan, eh dito ka nalang kumuha. Uh-huh. Yung palang, ang, parang background palang ang nanay, gusto maging nurse, hindi niya na kung pagiging, kaya pinasa sa ano. May ganun kasi, no? Failure siya naman maging engineer, ikaw maging engineer. Ikaw maging engineer. Failure ka siya maging abogado, ikaw maging abogado. hindi siya naging teacher, ikaw maging teacher. Yan. Parang ganun, no? So, ang take niyo po dito is, maging considerate din. Maging considerate. Sa mga anak nila. Para maging, huwag nating i-impose, mag-impose na ganito po po. Bigyan ng freedom din ang anak mo na makapamili. Siguro pwede kang mag-suggest, pag-isipan mo yung anak yung ganito. Kasi, parang sinasabi natin. Maging, huwag maging gawing... Impulsive. Impulsive. Mm-hmm. Para at least naman, mahirap kasi pagdating ng panahon, ikaw rin sisihin dyan. Ah, correct. Ganyan yun eh. Yes. Kasi for every decision, ang magbabackfire yung sa nag-decide. Totoo. Masakit nun ba? Wala na yung mga magulang. Yan, mahirap. Diba? Maging independent lagi sa iyo, anak. Hindi mo siya tinuturo. Maging independent. Oo. Diba, ano susunod kong gagawin? Correct. Speaking of pagiging independent, ano, so naniniwala ka rin na dapat ang mga bata ay they have to be responsible for their actions. Importante yun. Napaka-importante yun. Kasi kaya natin sila tinuturo ang gumawa ng isang bagay at sa akadim lagi tatawag ng tinuturo sa maging responsable. Kung ano mang kalabasan ng decision mo, tanggapin mo. May tanggapin term pa dyan na palagay ko you would agree with me. Accountability. Accountability. Yes. Being accountable for your actions and most importantly for your decision. Kasi pag minsan, mayroong talagang parent na ayaw talaga nilang bitawan eh. Talagang parang hanggang pamilya na nakikailan pa eh. Parang ganun eh. And kaya sinabi mo nga, hindi na ang priority ay hindi na yung ano. Yes. Yung dating yung family. But it's now the new family that the parent had, the child had built. Parang ganun, created. No, ayun po. Thank you po, Coach Arman. What about you, Brother Joey? Ano may papayo mo sa mga parents? Siguro, kahit naman mas may edad sa atin, pwede rin naman nating mapayuhan. Yes, of course. Ako kasi as parent na rin ako, di ba? So, kung ano yung gusto ng anak ko na gawin sa mga decision niya, yes, I will guide kung ano yung ang mga pwede niyang gawin. Pero at the end of the day, siya pa rin yung kung ano pa rin yung gusto niya. Let for example sa kung anong kursong gusto niyang kunin. Kasi based on our experience na rin and yung mga naririnig natin. Ano ba yung nagiging resulta pagka pinilit natin yung mga bagay na ayaw naman nila. So hindi rin sila nag-excel or hindi sila happy. So ano ba yung gusto mong mangyari sa anak mo? Syempre maging happy siya. So for me, I will support. I hope other parents could also support yung mga anak nila kung ano talaga yung gusto nilang gawin. And with regards to kung ano naman yung pagtanaw ng utang na loob naman ng anak sa magulang, as a Filipino, syempre, we are family-oriented. So normal yan na talagang mag-support tayo. But for the parents, dapat hindi naman natin i-pressure sila. Correct. Na gawin siya requirement. Oh, hindi siya requirement. Hindi siya obligation. Kung obligation. You can give back, pero base lang doon sa ano yung kakayanan mo. Because again, if may sarili ka ng family, yun yung priority mo. Correct. And I hope those parents could also understand yung ganong situation.
Mm-hmm. Okay, thank you, Brother Joey. Mga kabibo, ang ating mga magulang ay napakahalaga. Mm-hmm. Hindi lamang dahil ito ay kultura ng mga Pilipino. Subalit, kundi ito yung tinatawag nating sila yung number one na naandyan sa, para sa atin. Mm-hmm. Simula nang tayong ay pinanganak. In fact, sila nga yung reason kung bakit tayo nandito eh. Mm-hmm. No? And the life that they gave us is something that we already have to be thankful for. Mm-hmm. And kagaya ng sinabi natin kanina, we're not going to be forced to help them. No? Mm-hmm. But in reality, and we think, yung mga bagay na nagawa nila para sa atin, maybe hindi man yung ideal, kasi syempre, the capacity of our parents differ, no? In every family. But I believe, we believe, that they did their best to give us the best love, or the best kind of love that we can experience in this world. Again, we are not telling you it's an obligation, but if they were able to give us happiness when we were young, maybe it's not too much to ask to put a smile on their face at the time na hindi nila kayang magtrabaho at they're just trying to spend the remaining time of their lives with their loved ones. At isa tayo sa mga yan. Yes. Ayun, naway maraming natutunan ng ating mga viewers, mga kabibo dito sa ating Bibo Project and podcast, no? At muli gusto naming i-plug yung Sir Oti Travels, ano? And nakita naman natin sobrang ganda ng mga pinupuntahan ni Coach Arman. And I think we're planning on joining him in one of his hopefully. Hopefully, no? And we're very sure that you will be able to learn a lot because it's not only about travel but it's also educational na marami kayong matututunan, not only in history but also about health and also mental health as well. So yeah, samahan din natin si Kabibong Coach Arman sa ating mga, sa kanyang mga travel and adventure. And if you haven't click like and subscribe, please do so so that you're going to catch more of this kind of episodes in our future productions. Muli, maraming pong salamat. Dito si Brother Joey at si Coach Arman. Paalam.